Kung mapapansin nyo guys, sa palagay ko sa akin lang kakamonetize lang nito and hindi pa siya nakasahod sa kanyang YouTube channel. So yan yung tandaan nyo guys, hindi pa siya nakasahod sa kanyang YouTube channel. But again, ititignan lang natin kung magkano nga ba yung posibleng kikitain niya sa kanyang YouTube channel. Not exact amount and hindi niya pa ito kinikita sa kanyang YouTube channel or hindi niya pa sinasahod dito. But hi guys, welcome back to my channel again. This is Miko from Miko Chong Channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification for YouTube be notified if I have a new video to upload. So guys, kung bago ko pa lang dito, yung content ko is nag-review ako ng estimated sahod ng isang vlogger. So yung content na ito or yung data na pinagkukunan ko ay hindi mismo sa site ng vlogger or hindi mismo sa kanyang site, kasi kung sa kanya lang yun is private niya yun. So ang pinagkukunan natin is yung site na Social Blade site. So dito natin nire-review yung estimated sahod ng isang vlogger. So hindi sa akin nagaling yung data na ito. So ang ginagawa ko lang is nire-review ko lang kung ano ang data ni Social Blade. So baka sabihin nyo na privacy. So hindi naman ito masasabi na, na private yung data niya, kasi nga naka-public yung data niya sa Social Blade. So social means public site. So it means pwede nyo makita or pwede nyo masilip yung kita ng isang vlogger doon. So for today's video, i-review natin yung sahod ni Balong. So ito guys, si Balong is bago lang siya sa pag-YouTube, but again, sobrang dami niyang subscribers and views. So napansin ko yun. So funny vlog din yung content niya. So yun yung alamin natin. So kung gusto niyo malaman yung sahod niyo sa aking YouTube channel na legit and hindi siya estimated or ni-reveal ko yung sahod ko, nandyan yung link sa baba para at least may idea kayo kung magkano yung sinasahod ko sa aking YouTube channel. So without further ado, alamin natin yung estimated or i-review natin yung estimated sahod ni Balong or magkano nga bang pwedeng kitain ni Balong sa kanyang YouTube channel. So let's jump into the video. And I'm back. Andito tayo ngayon sa Social Blade account ni Balong. So meron na siyang uploads na 6 uploads sa kanyang YouTube channel and subscribers na more than 60,000 subscribers and video views na more than 694,600 video views overall sa kanyang YouTube channel. And country PH, and channel type hindi pa nalagyan or naka-blank lang siya, and user created last September 15, 2020. So guys, ang estimated na ito ay nakadepende lang sa video views and ads na lumalabas sa kanyang YouTube channel. So guys, kung magtataka kayo, baka mamaya may estimated na lalabas, yun guys is kahit hindi ka pa na-monetize or kaka-monetize mo pa lang, meron na talagang estimated earnings si Social Blade, kasi nakabase siya sa video views ng isang vlogger. So kung mapapansin nyo guys, sa palagay ko sa akin lang kaka-monetize lang nito and hindi pa siya nakasahod sa kanyang YouTube channel. So yan yung tandaan nyo guys, hindi pa siya nakasahod sa kanyang YouTube channel. But again, ititignan lang natin kung magkano nga ba yung posibleng kikitain niya sa kanyang YouTube channel. Not exact amount and hindi niya pa ito kinikita sa kanyang YouTube channel or hindi niya pa sinasahod dito. But again, ano lang to, insight lang to, or magkano nga bang pwedeng kitain niya sa kanyang YouTube channel. So binibigyan natin ng idea yung mga fans niya and hindi pa siguro dumating yung pin niya. So yung pin is pinapadala yan siya after mo makuha yung 100 US dollar threshold. So ngayon guys, ang gagawin na natin is i-review lang natin yung data ng Social Blade, hindi na galing sa kanyang data na ito. So total grade TBD, Social Blade rank is TBD, nasa lowest rank ng ranking sa Social Blade. And subscriber rank naman nasa 327,089 subscriber rank. And video views nasa 3,748,715 video views rank. And country sa Pilipinas rank nasa 2,835 rank. And channel type naka-blank pa, hindi niya pa nalagyan kasi nga bago pa lang siya sa pag-YouTube. So mga almost 2 weeks pa lang sa pag-YouTube or mag-3 weeks na sa pag-YouTube niya. Okay, so ito guys, titingnan natin kung ilan nga ba yung subscribers count na nadagdag sa kanyang YouTube channel. So let's jump into subscribers count. So okay,
So subscribers count for the last 30 days, meron siyang 58,300 subscribers na dagdag sa kanyang YouTube channel or 0.0%. So it means tumaas yung kanyang subscribers count for the last 30 days. And video views for the last 30 days, meron siyang 669,089 video views overall sa kanyang YouTube channel. Sa percentage, meron siyang 0.0%. So it means tumaas yung kanyang video views for the last 30 days. So again guys, estimated monthly earnings, ito lang guys sinasabi ko sa inyo guys kanina, no, na hindi pa talaga siya sumasahod and nakadepende lang yung kita ng isang vlogger sa video views and ads. So it means ito ay nakaano lang siya, parang binibigyan lang ng idea tayo kung magkano pwedeng kitain slash guys pwedeng kitain. So it means hindi niya pa ito kinikita kasi nga bago pa lang siya sa kanyang YouTube channel. But again, ito ay pwede niyang kitain sa kanyang YouTube channel, but estimated earnings. So meron siya sa lowest na $167 and sa maximum na $2,700 na pwede niyang kitain kung makuha niya na yung pin niya. So take note guys, yung isang vlogger sumasahod sa two-way. So pwede niya makuha two ways, pwede niya makuha sa Western Union or bank to bank. So yan yung way ng pagkuha ng sahod ng isang vlogger. So titignan natin yung posibleng kikitain niya sa kanyang YouTube channel daily. So magkano nga ba yung pwedeng kitain niya daily sa kanyang YouTube channel or estimated? Okay, before tayo mag-jump, kasi may yearly estimated earnings na siya guys eh, pero which is yung yearly estimated niya lang guys, inulit ko kasi wala pa siyang 1 month, wala pa din siya 1 year. So ito guys is estimated lang, baka magsabi kayo na yung data niya is kinukuha ko na ito ay nire-review lang natin yung pinapakita ng Social Blade na data kung magkano nga ba yung pwedeng or posibleng kitain ni Balong sa kanyang YouTube channel. So mag-start muna tayo nung September 26. So nung September 26, wala pa siya dito kita. 0-0 pa lang yung kanyang daily. So, nag-start siya or baka nakaka-monetize na lang ng 27. So, nung 27, kumita na siya kagad ng $2, maximum $25. And 28, meron siyang $9, maximum $136. And nung 29, meron siyang $10, maximum $156. And nung 30, meron siyang $12, maximum $186. And nung September, October 1. So nung October 1, meron siyang $14, maximum $222. And nung 2, meron siyang $12, maximum $192. And nung 3, meron siyang $8, maximum $126. And nung 4, meron siyang $11, maximum $170. And nung 5, meron siyang $27, maximum $439. And nung 6, meron siyang $21, maximum $338. And nung 7, meron siyang $19, maximum $312. And nung 8, meron siyang $6, maximum $102. So kung tutusin guys sa baguhan guys kagaya ko, malaki yung kanyang estimated earnings kanyang YouTube channel daily. So guys, ako guys nung mag-start ako na monetize, yung kinikita ko sa aking YouTube channel is point or 0 point lang siya, hindi siya umabot ng isang dolyar or $1 yung estimated sahod ko nung ano. So hindi ko lang alam kasi ito si Balong is mukhang malakas yung hatak niya sa tao. Pagka malakas yung hatak mo sa tao, maraming views and makagain ka ng fans and makagain ka ng subscribers. So it's a big help na para kumita ka sa iyong YouTube channel. So ang review na ito is tinitignan natin kung magkano nga bang pwedeng kitain ni Balong sa kanyang YouTube channel. And titignan natin yung daily average niya, kung magkano nga ba yung daily average niya and weekly average and monthly average na pwedeng kitain niya sa kanyang YouTube channel. Okay, so mag-jump tayo dito sa daily average. So posibleng kitain niya daily average, meron siya sa lowest na $6, maximum $89, and weekly average
meron siyang $39 maximum $624 and last 30 days meron siyang $167 maximum $2,700. So ayun guys, yun yung posibleng kikitain niya sa kanyang YouTube channel or magkano nga bang pwedeng kitain ni Balong sa kanyang YouTube channel. So guys, napanood ko yung kanyang video, so napaka funny din nito and parang mukhang lasinggero lang guys yung mga tambay sa kanto, but again isa siyang vlogger, so mabuti na isipan niya na pumasok sa pagiging vlogger. So sayang naman yung mga talento ng tumatambay lang, or kung may talento ka pwede kang mag-vlog talaga, so pwede kang kikita sa pagba-vlog. So again guys, titignan natin kung magkano nga ba yung monthly estimated earnings niya. Itatimes na natin sa $47 yung kanyang monthly estimated earnings kung magkano. Itatry lang natin guys ha, which is hindi pa naman siya sumasahod, pero itatry lang natin na i-compute. So itatimes natin sa 47 yung lowest, kasi yung highest is sobrang exaggerated. So mag-start na tayo sa lowest, hindi na natin itatimes yung highest estimated earnings, yung posibleng kitain ni Balong. So $167 times 47, so meron siyang 7,849 pesos na pwedeng kitain monthly sa kanyang YouTube channel. But again, kung pagpatuloy niya yung pagba-vlog, for sure madami yung kanyang subscribers, dadami pa. So kasi maganda yung hatak niya sa mga tao, ganoon lang guys, ganoon lang yung manonotice mo sa kanya. And yearly estimated, which is yearly estimated, hindi naman siya nakataunan pa, pero meron nagpapakita dito sa site na ito kung magkano nga bang pwedeng or posibleng kikitain niya sa kanyang YouTube channel yearly. So meron siya sa lowest na $2,000 maximum $32,100. So ayun lang guys, sobrang inspired ako dito kay Balong, kasi nga kaka-start niya pa lang pero nag-gain na siya ng more than 1,000 or more than nalagpasan niya na yung 50,000 subscribers and halfway na siya na magkaroon ng silver button. So congratulations kay Balong. And again guys, inulit ko, ang pag-review na ito ay isang estimated lamang, and kung ano pinapakita dito sa Social Blade ay nire-review ko lang, hindi talaga sa akin yung data nang galing. And this is the site is public, so kahit sino pwedeng tingnan to. And ayun lang guys, kung gusto nyo i-support yung channel ni Balong, so subscribe nyo and click nyo guys yung kanyang notification bell, so select all para at least ma-notify kayo kung meron siyang bagong video na i-upload. So same sa akin guys, kung gusto nyo i-support yung channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and click the bell notification for you to be notified kung meron akong bagong i-review. Kung gusto mong papareview, so comment down below, ititignan natin yan or i-insight natin yung sahod ng isang vlogger. Disclaimer, estimated earnings. So ayun lang guys, thank you for watching once again. More power kay Balong, sana dumami pa yung subscribers niya, and pagpatuloy lang, ipagpatuloy niya lang pagva-vlog, so dadami or lalaki yung kita niya, and for sure dadami yung subscribers nito, abot ng million, like Miss Everything. So si Miss Everything, ni-review ko siya, nung ni-review ko siya is naka 28,000 lang siya, nung past ilang buwan lang umabot siyang 100,000 or 200, ngayon yun magbo 1 million na siya. So ganun kabilis yung kanyang subscribers, so ganun talaga pagka biglang tawag to social media influencer, and biglang sikat or biglang nag-viral yung kanyang video. So ganun mangyayari kay Balong kung pagpatuloy niya yung pagba-vlog. So nakikita ko dito is pagka dumating siya ng mga 2 months or mga 5 months nito is more than 100,000 or 200 or abot pa to ng 500,000 yung kanyang subscribers kung patuloy niya yung pagba-vlog. So again guys, thank you for watching once again. This is Miko from Miko Chong Channel, and thank you for watching. See you on my next video. At peace. Yo.